Mga mams, kung magagandahin, napakaganda po ng panahon natin today. Oh, asul na asul po yung ulap. Ayan, mga mams. So, ayun na nga, meron akong kalahating kilong malagkit na bigas, mga mams. And then, di ba, nagluto pa ako ng ubi halaya. Kaya naisipan ko pong gumawa ng ubi biko. So, napakasarap po nito, mga mams, dahil real ubi po talaga yung ating gagamitin, mga mams. Ayan. So, pupunta ako sa ano, sa puno ng pandan. Kuha tayo ng pandan leaves. Diba, mga mams, napakasarap at napakabango rin kapag merong pandan leaves yung ating biko. So, dadaan tayo dito. Ayan. Dadaan tayo dito sa mga lettuce. Ayan, mga mams, yung ating mga lettuce dyan, oh. Diba? Lalaki na ng mga lettuce, mga mams. Ayan, oh. Tapos, dun, pupunta tayo. Nandun yung pandan. Tao po! Pahingi po kaming pandan! Wow, ang ganda ng bulaklak na yan, kuya. Ano kayong tawag dyan? Ito, parang ano na, sweetie, no? Hindi. Ang ganda ng ano niya. Parang cherry na maliliit. Oo. May parang tomato na maliliit, no? Hindi, parang cherry. Ang ganda. O nga, parang cherry, mao. Ganyan mga po ng cherry, diba? Huwa ka na, ma. Huwa ka na, ma. Ayun, mga mams, meron na tayong dahon ng pandan. So next natin gagawin, magsasaing na po tayo ng ating malagkit na bigas. Sa pagsasaing naman po, napakadali lang naman po nito. Sigurado po kung hindi na kayo magkakamali dyan. Basta kung ilan po yung cups ng malagkit na bigas nyo, ganun lang din po yung isasabaw nyo na water. Para hindi naman po masobran sa water. Kasi mga mams, pag sobra naman sa water, yung sinain yung malagkit na bigas, nako, hindi po ganun ka, kunat po yung magiging texture ng inyong biko kapag naluto na. Gawin, mga mams, kung maraming gata dyan sa inyo, kung sagana po kayo sa niyog, mas maganda rin po yung ipangsasabaw nyo sa malagkit na bigas ay gata po. So, ang mami, di ba, nagbabudget-budget sa gata kasi alam niyo naman po, napakamahal po ng niyog dito. Pero ito pong proseso na ginagawa ko na ito ay talaga namang napakasarap na po ng biko. So, habang sinasaing po natin yan, gagawa na po tayo ng latik. Gumamit po ako dito ng 3 cups na purong kakang gata. O po mga mams, yan po talaga ay puro. Wala pong halong tubig. Yan po yung pinakaunang-unang piga. So, bali gumamit po ako dito ng 2 niyog na malaki. Ayan. Madali lang naman maglatik, mga mams. Pero kung interesado po kayo, scroll na lang po kayo kasi i-upload ko din po yung procedure ng ating latik. Paano ba magluto ng latik at paano ba natin mapaparami yung ating latik. Ganun, mga mams, ayan. So after natin maglatik, kunin na natin yung ating sinaing. Ganito po yung ginagawa ko, mga mams, di po ba? Nakapaglatik na tayo, yung lahat ng oil po na yon, hindi ko na po tatanggalin sa kawali. And then, kung saan ako naglatik, dyan ko na lang din po lulutuin yung ating malagkit na bigas. So, dahil nandyan po lahat ng lasa, mga mams. And syempre, para mas masarap po yung ating ubi biko, maglalagay po tayo dito ng ubi halaya. O po, mga mams, yung ubi halaya na natin na yan ay talaga namang napakasarap po. Kompleto, ricado na rin po. Kaya talaga namang napakasarap po ng ating ubi biko. So para ma-enhance po natin yung kulay ng ating ubi biko, mag-add din po ako dito ng 1/4 cup na ubi condensed milk. Diba? Bongga naman po yung ating ubi biko kapag maganda din po yung kulay nito. And then, maglalagay po ako dito ng sugar, 1/3 cup. So, bahala na lang po kayo mag-adjust. Kung gusto nyo mas matamis, mag-add na lang po kayo. Kung gusto nyo naman na sakto lang, ito pong sukat na nilagay ko ay saktong-sakto lang po yung tamis nito. Dahil nga po yung ating ubi halaya ay nakasangkap na rin po yan. Matamis na rin po. So, lulutin lang po natin ito, mga mams, hanggang sa kumunat yung texture ng ating malagkit. O, diba? Tiyagaan lang po sa paghahalo, mga mams. So, nakakangalo lang po sa braso, pero carry lang po, diba? Napakasarap naman kasi kumain ng ubi biko. So, ayan, mga mams, sinabot ako dito ng 40 minutes sa paghahalo. Low heat lang, mga mams, po, no, para hindi nasusunog yung ating ubi biko. So, kailangan gagamitan natin dito ng 2 sandok, mga mams, para hindi tayo nahirapan sa paghahalo, lalo na kapag
kumukunat na po yung texture niya. Kailangan po dalawang sandok na talaga para hindi tayo mahirapan. Ayan, o, diba? O, katagalan po, nagiging makunat na po yung texture niya. So, na-absorb niya na yung oil ng ating latik. Ayan, diba? Ang bongga, mga mams, bet na bet ko po talaga yung ubi biko. Diba? At saka, hindi lang yun, mga mams, perfect din po itong pangbenta. Lalo na, diba, tayong mga Pinoy talaga namang napakahilig po natin sa mga ganitong klaseng kakanin. So, malapit na po yung Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat! Ayan. So, kumukunat na po yung texture ng ating biko. Kapag ganyan na po, mga mams, ay pwedeng-pwede na po yan. So, agad po natin itong ilalagay sa ating paglalagyan. Talaga namang dumidikit na po sa sandok at sumasama na yung kawali kapag hinalo mo. So, ito na po yung ating paglalagyan. Bali, brinash ko din po yan ng oil ng latik. Para, diba, napakabango talaga ng ating ubi biko. Sa amoy pa lang po ng latik, talaga namang matatakam na kayo. Ayan, diba? Talagang ayaw pong humiwalay sa sandok, mga mams. Diba? Ang bongga po. Ang sarap po nito. Ang perfect po ng ating ubi. Kasi iba talaga yung lasa ng totoong ubi kapag i-flavor mo sa kakanin. Bonggang-bongga po yung lasa niya. Ayan. So tayo naman po ay may kanya-kanya tayong proseso kung paano tayo magluto ng ating mga biko. Pero ito pong proseso ko po na ito, talaga namang proven and tested na po na masarap po ito. Ayan. So i-plot lang po natin. Ayan, after natin ma-plot, syempre maglalagay na tayo dito ng ating toppings na latik. Oh, 'di ba? Yan po yung gustong-gusto ko dyan, yung latik. Talaga namang manamis-namis po. Iba po yung lasa ng latik kapag talagang sariwang niyog yung gagamitin natin compared doon sa nakalata. Pero syempre, tayo naman po, kung ano po yung available, ayun na po yung ating ginagamit. Ayan, na diba? Ang bongga po, mga mams. Ano pa pong inaantay natin? Syempre, titikman na po natin yung ating ubi biko. Ayan, ang bongga, mga mams. Talaga naman napakasarap. Mga mams, talaga naman napaka-perfect po ng ating ubi biko. So, napakasarap po. Diba? Ang bongga, mga mams. Kaya naman, mga mams, don't forget to follow and like our Facebook page and share our videos today para marami po mga mams yung makapanood po sa recipe na ito para masubukan din po nila. So, may kasabihan nga tayo, di po ba, mga mams? Sharing is caring. Kaya, share-share na po, mga mams. Share-share po pag may time. Thank you so much po. Don't forget to follow and like our Facebook page. And syempre po, please help me po sa aking YouTube channel. Pa-subscribes na rin po ako, mga mams. Thank you for watching. Stay safe, everyone. Love, love. Thank you. God bless us all. Bye.